Let's record this shit, my brother. Here we fucking go. Okay, we'll move forward with the draft picks, my brother. For the blue side, we have the team Luzvim. That's particularly Luzon, Visayas, and Mindanao. Then we have for the red side, the Kanto Boyz. Yan. So first bam for the blue side would be the Hellcurt. So ayaw nila ng early pick-off. Kanina daming open na Hellcurt, ha? Hindi pinipick yung Hellcurt. Ha? Ayos din offlaner yan. So depende sa setup, depende sa plan nyo, sa strategy nyo kung anong gagawin nyo. So ayaw ng sustain offlaner, sustain offlaner plus late game ng red side. So they ban Esmeralda, mga brother. Puta, parang may tumitingin sa akin. Next ban would be Natalia for the blue side. Good ban. Grabe, most ban. Hero natin is Natalia. Laging ban si Natalia eh. Plus Esme. Esme rin pala. And Uranus too. Lagi kanina, laging nababan ng Uranus, mga brother. Ah. Ayaw nila na sustain offlaner. So we still have Thamos, Joehead, Cho, and then X-Borg for the offlaners, mga brother. First pick for the blue side, tingnan natin mga brother. Tangina, naglalag na naman. Gago tong magic chest na to. Pero magiging okay yan mamaya-maya. Relax lang mga bedlog nyo. Kukunin ko lang yung vape juice ko. Ayan na, okay na ulit. So for the blue side, first pick nila mga brother is random. Wow! So first, wow. Teka lang ha, di ko alam ang plano dito ng brother ng Luzvim team. Pero man, first pick, Gord, medyo off ah, medyo nagulat ako dun ah. The first pick for the red side naman is meta support din, which is the, yan ang meta support and meta tank. Putang ina, yan ang masasakit, man. We have for the red side, the Valir and the Hylos, mga brother. Then, for the blue side there now, planning to pick, tignan natin mga brother kung ano. Brother, nakakukuha mo na star dito sa FP, hindi pa brother. Kamagalala, men, pag nakuha ko star dito sa FP, pang giveaway natin. Then, bibigyan ko rin yung mga nagbubusta natin. For the blue side, they pick Kaja. So, maganda yung... Pero akin na, dapat di muna sila nag-support. Kuha sila ng offlaner. For me, mga brother, maganda kung kuha sila ng offlaner for this particular draft. So, they went for the Bruno, for the blue side, mga brother. Early core sila. Medyo kalat ang pickings ng Luzvim team. Habang sa red side for the Kanto Boyz, medyo well planned ang kanilang pickings, mga brother, maganda. So tignan natin kung for the red side maganda offlaner na kunin nila, let's say Thamos, X-Borg, para may sustain pa rin sila. Kasi oh, Zask, wow, out of nowhere, mga brother, kinuha nila Zask. Is it an offlane? I guess this is an offlane, mga brother. When you pick Zask sa gantong lineup, mostly ang rotation, ang laning naman natin is 1-3-1. Ban, third ban for the red side would be the Kufra. Ayaw nila ng siguro ayaw nila ng crowd control. So we still have Grack for the blue side. Still have Grack, we still have pwede rin naman mag Atlas. So we still have Atlas. Wala pa nagpipick ng Atlas, mga brother, so far. Ano YouTube channel mo, brother? Nandyan sa pin comment, madam. Shout sa'yo, Mamian Garcia. Gordnage yan, ha? Shout sa'yo, brother Lawrence Guzman. Gordnage pala, eh. Kaya na sinecure. Pero akin, ha? First pick, Gord is off, mga brother. Dahil hindi naman siya madali, hindi naman siya basa-basa siya ipipick. For the red side, they picked Sylvana. First appearance for Sylvana as an offlaner, mga brother. So we have offlaner Sylvana and I think offlaner Zask. Then we have support. Magsusupport Atlas. So we have Atlas. Ito, baka ito na first pick for the Atlas. Ay, first appearance for Atlas sa ating match, mga brother. Wow. Grabe protekta dito kay Bruno, mga brother. Tangina. Ito yung funnel, men. Tangina. Yan ang funnel. If they pick Selena, mga brother, offlane Kaja tayo, di ba? O kaya 1-2-2 setup. So yan ang mangyayari. Pero magulo pa rin eh. So kung 1-3-1, mga brother, I'm guessing meron pang offlane, ha? Ay meron, kailangan ng core dito ng ano. So offlaner Zask nga, mga brother. Core nila would be, ang panel nila is the Hayabusa. Then another offlane for the red side, which is the Sylvana. Tank Hylos, yan. And then Valir. Sa reds, sa blue side, mga brother, I'm guessing for this, support Selena, offlaner Kaja, tank Tigreal, core mid lane ang ating Bruno. Then we have sinong offlane dito ulit? Offlane Gord. Medyo magulo ah.
Okay, maraming salamat sa 250 stars, Brother Robin Guevara the second. Shoutout sa'yo, brother. Maraming salamat dyan sa puntang inang star na yan. I love you. I love you so much. Maraming salamat sa 10 stars, brother Juno Chino. Maraming salamat sa another 10 stars, brother Juno Chino. Dalawang Juno Chino is equals to times 2 Juno Chino. Tangina, di ba nakabulol? Guys, for the red side, for the blue side, mga brother, for the Luzvim team, we have the Junjas for the Bruno. Guapito de puta for Kaja, Buskag 0501 for Gord, John for Tigreal, and then Kicks 08 for Selena. Then for the red side, we have KB, we have putanginang logo for Silvana. Then we have Killer Drag for Hayabusa, Bunga for Hylos, Zerex for Zask, and Kiabien for Valier. Yeah, this is for Team Kanto Boys, mga brother. So now we are kicking off with a rotation under the red buff for the Bruno. Take muna siya ng red buff. Ang plan dito, magkaiba. Ang gulo, walang nagbo-bot lane. So, I'm guessing this is an invade, mga brother, for the red side. For the red side, invade nila ang blue. Ayan na. Naku po, nag-AFK ang Gord, mga loads. GG daw, naku po. Hindi ako naniniwala dyan, man. Hindi ako naniniwala dyan, mga brother. So, ito nga, ang plano nila, since, guys, ang sabi ko sa inyo, meron kayong Hylos, maganda ang invade capability ng Hylos since may revitalize ka. Plus, ito pang meron kang Zas na kupal. Yung alaga niya, binabanata si Kaja, muntik na, flicker out for Kaja. Pumanat, nice one. Pero tangin na, baguhin natin ito, men, tanggalin ko yung mukha ko dahil nakasuya yung mukha ko, men. Tamang spam lang dito ng skill. Na-take ang blue buff ng blue side, mga brother. Pero meron siyang red na nakuha. Yun nga lang, mahirap mag-farm ang walang blue na core, mga brother. So this, the blue went to Zask, mga brother. Maganda yan, offlane. At just may blue pa siya, mga brother. Now, blue take for the core ng red side, which is the Hayabusa, mga brother. Habang nag-i-scout lang dito, nagme-maintain ng lane si Valier. Habang magre-red na dito si Hayabusa, mga brother. Now, clear wave for the... this is a 1-2-2 setup for Team Luzvim. So this is a 2-core setup. So core din nila, ginawa rin nilang core ang Selena, mga brother. Unlike sa kalaban, mga brother, for the red side, that this is a 1-3-1 setup. Core nila is the Hayabusa, mga brother. So tingnan natin, mga brother, kung aarok ba ang 1-2-2 laban sa panel. Tingnan natin, mga brother. Early game, dapat maka-early pick off na tong Selena natin. Ang asin ng pasok dito ni Hayabusa, pero tingin lang. Bumabanat, op, ang ganda ng tulak ng Tigreal dito, mga brother. Revitalize for the Hylos, pero the takedown pa rin. Ang ganda ng banat doon ng Bruno. Meron siyang Bounty Hunter, so that's a plus gold for the Bruno. Ang asim din dito ng Hayabusa, grabe naman. Ang ganda ng banat ng Tigreal doon, mga brother. Tama trabaho lang dito si Zas natin. Zerex, naalala ko nung kabataan. Yung mga binabasa ko pa ang kwento. Ang ganda naman ang kwento dyan, mga brother. Tamang imagination ang gagana sa'yo. Kompleto na ang iyong gabi. Ang ganda dito, mahirap i-push yan, lalo pag meron kang Zas. Hindi nyo mapupush ang botlane. So I'm hoping na maisip nila. Pupunta Glorious Pathway for the Hylos. Bumanat nila. Hindi ba kaya SS ang Hayabusa? Nag-SS ang Hayabusa na takedown ng Bruno na ipit sa gitna. Yung Hylos ay ang Tigreal, pinipilit pa rin magtangke. Tamang first kill lang ng Valier. Shit, man. Takedown ng dalawa. 2-0. Takedown for the red side. 3 kills for the red side for Team Kanto Boys, and 1 kill for the Luzvim team. Ngayon naman, objective, mga brother, dito, rekta. Rekta objective, tamang-tamang galaw lang. Gank, then objective. Nakuha din nila yung bot turret, then nakuha din nila ang kanilang turtle, mga brother. Tamang-tamang trabaho lang. Ang ganda ng ginagawa at pinapakita dito ng Team Kanto Boys. Si Selena sumasalungay ng lane. Ito ang problema ngayon sa 1-2-2 setup dahil ang dami nalilibre na lanes. Ngayon, hinatak ni Gaja dito si Hayabusa, pero hindi nahuli. Pang-epal na naman ang first kill alaga nito ni Zas, mga brother. Nice one. Tamang push gaming lang. Tignan nyo yung Wanderer. Balik sa objective dito si Hayabusa, mga brother. Blue, then meron pa siyang red. Third take naman, nakuha ni Silvana, mga brother. Ang ganda ng ikot so far ng ating Kanto Boys.
Ang ganda rin ng push gaming nila. Paasim ang Hayabusa, pero ang ganda ng first kill dito ni Brother Valier. Nakina, sigang-siga talaga. Wala kang galaw dyan. Ngayon, tama objective lang sila mga brother. Silina with Silina's arrow. SS for the guard. Wala pa rin nagawa. Just to clear the minion wave. SS dito ang Silvana. Grabe naman pagkasiga. Diba? Mamamatay ba Silvana? Then, nakasurvive pa rin ang Silvana kahit may Tore. Trigger out for the Silina. Survive pa rin ang Silina. Man, grabe naman ang in and out. Ha? Pero eagle na talaga mga brother dito ang Team Luzvim. Dahil sa aggressiveness ng ating Kanto boys. Glorious pathway for Hylos. Hatak naman for Kaja. Survive pa rin. SS for Hayabusa. Tamang balik na lang siya doon. Huwag siyang magpapaipit dyan, brother. Nice one. May nag-arrival. Nag-arrival naman si Zaz. Tamang, nabanata pa talaga si Kaja, man. Ang ganda ng SS dito. Tulak SS dito ni Tile. Kaso wala yung turret, man. Tinitira niya yung creeps. Oh my God, man. Ang ganda. Good shit to, ha. Good shit to, ha. Itong problema, mga brother. Oh, muntik na. Si Linus Arrow. So, may dumaplis lang, mga brother. Tumama sa damit ni Hayabusa. Ang ina yan. pero, man, kahit matamaan ni si Linus, survive pa rin. Survive na survive pa rin, mga brother. Good shit pa rin yun. Oh, na-take dito ni Silvana ang blue ng Team Luzvim. Luzvim. So, habang nag-turtle naman dito, tama. Teka, moment. Wala na. I mean, dito na mahihirapan talaga ang Team Luzvim. Kaya may map control na ang Luzvim, pero meron pa naman top lane. Turtle take habang nakabaksaw dito si Hylos, nasa bush yung iba, si Selena pumabana para may vision, pero wala pa rin, men. Ang sakit dito ng Zaz, kung may epal. Ang ganda ng hatak dito ng Kaja, esa sabay kay Gord. Ang ganda ng pasok doon, mga brother. Nice one. Kaso na take din ng Gord natin, mga brother. Parang tinake doon ni Hayabusa. Ang ganda naman dito. Naku po si Bruno, ang lalim, ang pangit na pwesto ni Bruno, mga brother. Matitake ba ito ni Hayabusa? Second skill, meron pa second skill yan. Op, yun lang, nakadash. Op, ang ganda ng first skill doon ni Hayabusa. Natake pa rin ang Bruno, muntik na mamatay. Survive pa rin si Hayabusa. Okay, this is a 1-4-4 trade, mga brother. In terms of kills, mga brother, lamang na lamang pa rin dito ang ating Team Kanto boys. Pati sa pera with a 9,000 gold lead. Tapos tingnan natin yung ating items, mga brother. Check natin yung mga items nila. So, we have for the core, we have magbi-BOD na dito. Nag-tough boots dito si Hayabusa for the gourd, I'm guessing, and Selena. Then magbi-BOD na plus the Raptor Machete. May na-take pala doon, putang ina. Daldal ko kasi. Yung may na-take pala doon, tang ina yan. Ang namatay si Brother Tigreal, malamang nag-asim-asim ulit. Tinitignan ko yung mga items sila, mga brother. So, dito mga tayo, Hylos mag-check, man. Tarantado talaga, oh. So, we have for the core naman sa kabila, for the Bruno. Shit, man. Naka-boots pa lang. Tapos, merong panghiwa, merong kitchen knife na gamit doon si Brother Bruno. Napana ang Hylos natin. Tingnan natin, matitake. Masyado makunod dyan. Nag-SS si Kaja, hinatak. Wala pa rin. Grabe, ang tigas ang kabayong ito, mga brother. Pag niruto mo ito, tapang kabayong kunat, man. Tayo na. Grabe. Habang sumisegue naman dito ang ating Hayabusa, mga brother. So, makikita natin dito, mga brother, naka-BOD na ang core. May kitchen knife pa rin. Ayun, naging sweep boots na yung kay... Op, tinamaan dito ang Hylos. Pumasok ang Selena. Sama, hindi siya naka-hero lock. Wala pa rin magagawa yung brother. Dapat din na siya nag-asim. Hindi niya na ginawa yun, men. Grabe, sukong galawan. Tangin lang yan. Yung Bruno nila, brother, wala pang item. Kundi Raptor Machete pa lang at sweep boots. Mas may item pa ang Gord, mga brother. Hindi makaipon ng... Hindi na makaform na mabuti dito. Gop, muntik na asim kala ko. Asim gaming para kay Hayabusa. Ang ganda naman nun. Si Silvana, tamang trabaho lang, mga brother. Si Silvana has glowing one na, mga brother. Lollipop. And then may lollipop na to si ano, mga brother, si Zaz. Tangin na yan. Tsaka nataw dito sa espada. Nakalimutan ano to, utang ina. Nakalimutan ko, man. Na-block ako, ah. Nakalimutan, ah. Meron na dito ang breastplate si Brother Hylo. So meron siyang movement speed kada skill. Na-take ni Zaz. Yung ano, grabe. Ang kupal talaga ng alaga ni Zaz, mga brother. Lalo pag naka-SS. Tamang dive naman si Silvana. Grabe, ganun nakasiga si Silvana natin. Ang ganda ng SS ni Tigreal, mga brother. Second skill plus SS. Di pa rin, survive pa rin talaga ang lineup ng ating red side, which is the Kanto boys. Ang ganda ng banat dito. Pasok asim gaming para kay Hayabusa. Third take. Ang ganda ng objective gaming ng ating Kanto boys, mga brother. Wala pa rin naiipon dito ang ating Bruno. SS, ang ganda. Nakasurvive pa talaga. Nakasurvive pa tang inang yan. Nakasurvive si Hayabusa. Muntik ako mabilaw kung doon. Tang inang. Holy shit, man. This is a fast game. This is a very fast game, mga brother. So, at magandang SS kay Gord. Just to clear the minion wave. Pero wala pa rin. Eagle na pagdating sa item.
tilted na tilted. Wala mga brother, ang hirap makahanap ng way para picking tayo. It's okay brother, life is good, have fun, enjoy. Grabe yung sas, ang sakit ng alaga ng sas, men. Oh, lahat ng turret, lahat ng objective nakuha na, men. This is a nice game. I guess an early GG for this. Na-take pa rin yung Hayabusa. Napatay yung core nila. Ang ganda, muntik na may SS. Flame shot for the Sylvana. Napatulak, hindi natuloy ang SS ng Tigreal, mga brother. Lamang na lamang, grabe. Ang ganda ng pwesto dito ng Valir, men. Tamang first kill lang. Tinatapos na talaga dito ng Team Kanto Boyz ang labanan. Ayaw na nilang tumagal to, mga brother. Minimake sure na, this is a GG for the side of the tangina Luzvim team. Good game mga brother. The winner is Team Kanto Boyz mga brother. Nice G. Nice fucking G mga brother.